YouTube channel. This is Love's Family. Ayan guys, so for today's video, i-discuss ko sa inyo kung ano ba yung mga ginagamit sa pagpapaanak ng inahing baboy. So yan guys, so ang discussion natin ay medyo may matututunan tayo kahit papano. So sa mga baguhan guys, ayan, magkakaroon kayo ng idea sa mga first time na magpapaanak ng inahing baboy nila. Ayan guys, panoorin nyo tong video na ito at sa tingin ko ay may marong kayong matututunan. Pero bago ang lahat guys, please don't forget to subscribe my YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang mga video. So yan guys, keep on watching. Bye! Ayan guys, welcome back. So ayan guys, yung unang pre-prepare ko pagdating sa pagpapaanak ng inahing baboy ay yung dayami o kaya yung ipa. Kasi guys, hindi natin maiiwasan na lamigin yung mga babies or mga piglets. Kaya mas mainam na meron silang dayami o kaya ipa. Para kasi mainit yun guys, maganda siyang gawing bed ng mga piglet or yung kapapanganak pa lang. Ayan guys, so yung next na dapat nating i-prepare ay yung Nutri Drops at saka Nutri Drench. Kasi yun guys is napakahalaga sa araw ng pagpapaanak ng baboy. So yun ang ipapatik kasi natin sa kanila pag sa unang araw at pangalawang araw para malakas ang resistensya nila. Hindi sila agad mahawaan ng kahit na anong bacteria. So yun guys, paki-prepare din yun. Ayan. Pero guys, hindi lang din yun yung brand na meron. So, kung ako sa inyo is mag-ask kayo sa pinakamalapit na bilihan ng mga pagkain ng baboy o kaya dun sa bilihan ng mga vitamins. So, yung next na dapat natin i-prepare is yung milk cutter o kaya yung cutter guys. Yung pinangkuko ko. Pero meron binibili na mas malalaki na talagang pangkuan siya guys. Pang-cut siya ng teeth ng mga piglet. Kasi guys, napaka-importante din na matanggalan ng mga ngipin yung mga piglet bago padodoin sa mama pig. Kasi kapag meron pang ngipin tas pinadodo natin siya agad sa mama pig, meron tendency na aayawan siya ni mama pig na padidehin kasi masasaktan siya. Ayan guys, kaya wag na wag niyong kakalimutan yung pagtanggal, pangtanggal ng ngipin. So, kung saan kayo masanay, pwede yon, mamili lang kayo doon, nail cutter, kaya yung cutter talaga na pangngipin. So, ayan guys, so ang ginagamit namin is, dahil masanay kami sa nail cutter na malaki, yun ang ginagamit namin. So, ayan guys, isa rin yan sa dapat pre-prepare sa araw ng panganganak ni Mama Pig. So, ayan guys. So, next is yung dark brown sugar. Ito guys, yung hinahalo dun sa inumin ni Mama Pig pagkatapos manganak. So, siguro, hintay lang tayo ng unang araw after niya manganak. So, papat-intake natin yung brown sugar na merong tubig na maligam-gam. Then, yun guys, is iinumin niya para hindi siya lagnatin. So, ayan guys, kailangan i-prepare. Dark brown sugar talaga siya guys. So, next is yung dextrose powder guys. So, yun guys, inihahalo din natin yun sa inuminan nila at saka sa pagkain. Kasi, isa rin siyang gamot para maiwasan ma-dehydrate si Mama Pig. Lalo na kapag kakapanganak pa lang niya. So, ayun guys, yun ang hinihahalo natin dapat. Ayan guys, so additional ko lang is yung pagpuputol ng buntot ng mga biik, pwede na tayong gumamit doon ng gunting. So ayan guys. Tapos ito guys is yung panggamot sa sugat. So kapag nagputol tayo ng mga buntot, is naturally tudugo siya. So kailangan natin ng pang-spray. So ito yung ginagamot ko guys sa sugat ng mga biik or sa mga baboy. So, minsan gumagamit din ako ng kwan, purong kape na pinang-dip ko dun sa buntot nila na naputol para tumigil sa pagdugo. So, ayun guys, yan lang po yung aking mga tip or na mga dapat ihanda sa pagpapaanak ng inahing baboy. So, kwan ko lang guys, ihabol ko lang. So, kailangan din natin ng mga basahan guys na pampunas sa mga biik. So, ayun guys.
So, ayan ngayon guys, sana nagustuhan nyo yung lesson for today's video. At sana meron akong na-share kahit papano sa inyo guys, lalo na sa mga nagbababoy o mga hog racer. Ayan guys, sa mga bago lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking channel at i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang mga video. Thank you for watching guys!